nagkaroon ng produktibong pagtitipon ang mga manggagawa ng Southern Luzon Mission sa isinagawang Workers' Meeting and Spiritual Retreat sa Santo Domingo, Albay. Ang nasabing gawain ay nagdulot ng direksyon sa mga manggagawa na nagkaroon ng nagkakaisang hangarin sa masaya nilang paglilingkod. Ang balitang may pag-asa, hatid ni Catherine Rafalio. I Will Go, Be His Faithful Witness ang tema sa nakaraang Southern Luzon Mission Workers Meeting and Spiritual Retreat na isinagawa noong January 7, 2023. Ang pag-ibig na siyang nagbubuklod sa bawat manggagawa ay ang siyang pag-ibig na nagbibigay buhay sa gawain ng Panginoon dito sa lupa. Sa pagsisimula ng taong 2023 ay nagsama-sama ang bawat manggagawa ng Southern Luzon Mission upang magbigay papuri at pasasalamat sa ating Panginoon. Nagkaroon naman ng pagpupulong ang mga manggagawa sa pangungunan ng administration at mga direktor upang patuloy na mapangunahan ang mga gawain sa taong ito. Sa pagsalubong sa araw ng Sabbath, Biyernes ng gabi, ay nagkaroon ng communion service kasama si Pastor Ron Hinimbago, SSD Youth Director bilang pangunahing tagapagsalita. Sa araw naman ng Sabado, nagbigay ng lektura si Mrs. Nelia Garrado upang magbigay ng inspirasyon sa mga manggagawa ng Southern Luzon Mission sa pagpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Ang mga manggagawa ay punong-puno ng kaalaman at masayang nakikinig sa salita ng Panginoon sa pamamagitan ng mga mensahe na inihatid ni Pastor Ron Hinimbago. Ang buong workers ng Southern Luzon Mission ay nakilahok sa Worldwide Prayer and Fasting pagkahapon ng Sabado. Masayang naglingkod at nanalangin ang mga manggagawa ng Panginoon. Tinapos ang araw ng Sabat sa isang natatanging commitment service na pinangunahan ni Pastor Eliseo Garrado. Ang malaking hamon sa gawain ng Panginoon ang nagmarka sa bawat puso ng mga manggagawa. Kaysayang pagmasdan ang bawat ngiti sa mga labi na nagpapahayag kung gaano kasaya ang maglingkod sa Panginoon. Mula dito sa Southern Luzon Mission at may layuning mga paghatid ng mga balitang may dalang pag-asa, ito po si Catherine Olikino Rafalio nag-uulat para sa Hope Today and PUC News.